Ang susunod na programa ay rated KG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng mga tito para sa mga batang manonood. Alright, good afternoon viewers. We are live here at the Marikina Sports Center at isa na namang episode ng Kwarental Guidance. Ako nga pala si Tito Kayo. Tito Lem. Tito Top. Tito Ford. At yan, so we are here at live at the Marikina Sports Center. Tama ba? Correct. So ano bang recap muna tayong konti, ano? Recap lang. So this is our 7th ba? 7th. Biro nyo yun. Naka-7 na tayo. So yung last episode natin is with Ria Mariano Liga. Yan. And New Zealander. Kiwi. Yun. So napag-usapan natin yung mga tungkol sa coffee and migrant life noon. So check nyo yung previous episode natin para ma-update kayo. So maganda, maganda yung naging feedback doon sa huli nating episode, kasi syempre maraming mga gusto rin magpunta ng ibang bansa. Ang kagandahan, si Ria nang dumating dito, negosyante rin siya sa ibang bansa, which is sa Pilipinas nga ang hirap maging negosyante sa ibang bansa pa kaya, no? Pero she's very successful together with her family, no? Kompleto. So kakibat, so of course yung kasunod ng ating mga episode, of course yung mga good things, mga magagandang balita naman, kasi alam natin marami na tayong mga issue sa bayan. Yes. So itong mga ginagawa namin, mga kalokohan, mga medyo papakonting kasiyahan naman ng konti. Chill lang tayo ng konti ngayon. Of course. Shout out sa local coffee roasters, di ba? Yan. So tama, kasi sasabi nga ni Kayo, nandito tayo sa Marikina. Anong building ba 'to? Sa Marikina Sports Center. Malapit sa sentro talaga ng Marikina 'to. So maganda yung building, we are at the 5th floor. No? So, first time natin away from home. First time. Ayan. So paalala ko lang mga kapatid, mga KG, dun sa mga gusto pang mga interesado sa merchandise natin, of course we have the mugs. Yan. Ayan. Of course, the shirt. KG shirts. Yan. Collector's item. May mga stickers din tayo. Yan. Sa mga wala pa, lahat ng mga bibili ng mga merchandise natin, of course, mayroon kayong free stickers. Naman, no? Siyempre. So may mga palabas pa tayong mga bago. Pero hindi pa natin nagagawa. Yan. So, okay. So, itong araw na to, medyo magiging exciting naman. Yan. Yan. Doon sa mga katulad namin na health buff. Halata ba? Health buff. Yan. Yung mga medyo naghahanap ng mga panibagong mga pagkakaabalahan, bagong passion. Yeah. Siyempre sa ating mga medyo kwarental, mahirap na maghanap ng ganyan dahil marami na mga sumasakit, di ba? Correct. So dapat napakadaming sikat na mga ano ngayon, ng mga sports naman talaga, no. Nandiyan yung triathlon. Ayan, mga common. And then, pag in-interview mo yung mga bata, siyempre iba yung kanilang masasabi. Sapagat malalakas pa yung mga yan, di ba? Mga sariwang-sariwa pa yung mga yan. No? Although, sariwa pa rin naman tayo. Wala rin sa kanila. Diba? Parang gano'n. So, ito, medyo maganda yung pag-uusapan. Kakaiba ito. Kasi, although it's slowly becoming famous, konti pa rin lang. Sa pagkakaalam natin, wala pa sa Los Baños nito. I don't know sa Kalamba kung mayroon ng ganitong klase. Wala. So hindi natin patatagali. Alam naman natin kung anong pinag-uusapan, no? Pero hobby lang ito. Of course, ang ating magiging guest ay isang successful, di ba? Woman talaga rin to. Woman, tsaka matagal-tagal na rin sa field na to na ipapakita natin this episode. Correct. So, ipakilala ko na yung ating episode guest for today. Mukhang hinihintay naman nila eh. Mukhang hindi naman tayo yung hinihintay nila eh. Mukhang alam na nila eh. Parang, so, isa rin siyang tubong from Los Baños friend originally. Graduate ng UP Rural High School at UPLB. And isa siyang internist or doctor ngayon sa dito sa Marikina. Nagpa-practice siya ngayon. Explain natin kung ano yung internist. Internal medicine. Kasi yung prior ad natin is family physician. So, medyo may pagkaiba yan. And right now, yun nga, nagre-reside na siya dito sa Marikina. And she has been practicing isa sa mga
i-introduce natin ngayong araw na to, pole dancing or pole fitness. Nagsimula sa March 17 and yung pagkisimula niya, hindi pa siya certified Kwarental ngayon. Pero ngayon, certified Kwarental na. So, hindi lang halata. Oo, yeah. Yun nga. Hindi halata eh, no? Hindi halata. Oo, napaka-fit looking, tsaka gorgeous and yun nga. Active, active ang lifestyle. Parang ano lang eh, parang bental. Pan na. Oo, parang bental lang. Bental guidance. So, without further ado, let's welcome on our set for episode 7, Doctora Thea Pabuayon-Ordillano. Oh, hello. Matiin naman natin ang ating guest. Hi, Doc. Yan. Hello sa mga ka-KG natin dyan. And hello mga titos and titas. Well, una, pasalamatan natin si Doc sa alam nating napaka-busy ni schedule. Oh, yeah. Galing pa atang rounds to kanina eh. Actually, hindi pa. Mga pasyenteng aking ginagawa. Hello sa mga patients ko dyan sa St. Anthony. Sorry, mamaya na kayo. Pero pwede kayong maging interactive today. So kung friend niyo si Doc Thea, and then you can go to our KG Facebook page. Lahat ng mga questions and everything. Sabi ni Doc, kahit ang personal questions, pwede. Pwede naman. Pwede, yeah. Pero yung pwede naman, ang hina eh, di ba? So, basta kaya kong sagutin, ha? Basta kaya kong sagutin. Medyo nagkakabuhol-buhol lang ang ating mga mic. Yeah, kasi pag live talaga, ganyan. Kailangan makapin natin ito ng maayos naman. Doc, nabanggit ni, ni Top, ikaw ay tubong Los Baños. Yes. Taga doon ka ba talaga? At, yes. Bakit bigla kang naging taga Marikina na? Oo, naku, mahabang kwento. Ano yan? My parents kasi, doon nag-aral. Both are UP graduates. My dad, College of Forestry. Then my mom, College of Economics. Doon ka na pinanganak? Yes, doon ako pinanganak. And then, doon ako nag-aral sa Makiling School. And then, had my high school at UP Rural High School. And then, took up my college at UPLB. Then, BS Biology. Major in cell biology. Pero may kamukha ka. Oo, may kamukha ako. Kasi may kakambal ako. Ayun! No. Yun. Shout out. So, sa mga hindi nakakaalam, si Doc po ay may twin sister. Yeah. Kamukha-kamukha. Hello. Hello. Ano ba tawag, Ron? At sa Siargao siya ngayon. Si Doc ay isang Doc, ikwento mo naman yung naging career mo naman pagdating sa pagtatrabaho mo. Mm-hmm. No? So, from BS Bio, okay. Alam mo na ba na noon na gusto mo mag-doktor? Actually, hindi ko gusto. Hindi mo gusto ang pagiging doktor? Oo, hindi ko first love ang pagiging doktor. Oo. Pero natutunan ko na rin siyang mahalin. Oo, kasi, syempre, isa ako sa mga lucky ones, kaba, di ba, na makapag-aral. My parents were able to, you know, provide for my education. So, sobrang proud din ako noon. So I took up my medicine in UERM. I graduated 2003, and then I had my residency at Our Lady of Lourdes Hospital in San Juan. And then I finished my residency 2008. And then after that, a year after, nag-start na ako ng practice ko. So more than 10 years na akong doktor. Matagal na. So napadpad ako ng Marikina because I met my husband then, my late husband. Okay. Ayun. So ayun. But kaya now, napadpad ako dito. You have a kid? I have a kid, a daughter. Hi Isha. Watching siya nasa bahay eh. Nasa ba? O Marikina rin? Nasa Marikina din. 12 years old na siya. So, wow, lapit na mag-teen. Hello. Hi. Hello, anak. So, may gusto ko pang batiin. Yeah. Bati ka muna. Bati muna ako. Hello sa... Ayan, syempre ang aking magiting na teacher. Hello, Teach Kim. Nandito siya sa... Ayan, mamaya makakasama natin sports sa center. And ang aking bunso sa pole. Pole mate ko na si Celine. Celina. Hi, Celina. And EJ, hello. So, nakaka-uwi ka pa ba ng Los Baños? Pagka... Busy ang pagiging doktora eh, di ba? Sobrang dalang na. Pero itong Christmas, tsaka itong vacation, itong holidays, na naka-uwi naman ako.
to visit my family there. Yung bang twin sister mo, ano ba ang career niya? Magkalayo ang career niyo. Yeah, oo eh. North and South kami. Ano siya, more on the arts. Creative director siya eh. Wow. So, ngayon, she's staying in Siargao. Doing her own thing and, you know, living her life as a surfer. Wow! And, akala ko may production house na doon sa Siargao. Oo, trying to put up na. And, wow. Mostly, masaya siya doon dahil sa surf. Maganda doon, oo. Babalik lang ako ng konti, pwede bang umuwi na ako? Sige. Kasi lahat tayo ay galing nga sa isang high school, no? Lahat ng mga naging guest namin kasi, especially yung mga galing din sa same high school natin, tinatanong namin kung ano yung mga memorable moments mo noon. Yeah. Meron ba? Na high school? Marami. I think... Were you a good, a behave student? Sobrang behave. But I think high school kasi eye-opener sa lahat yan eh. Yes. I experienced my first love. Pwede pa natin pangalanan yun? Tago natin siya sa pangalang Don. Nakapunta siya sa... Wala ata eh. Friends kami ah. Fairness, lahat yata na naging ex. Anong year yun? Third year high school. Medyo okay na rin. Akala ko naman. Para sa mga viewers, yung high school kami, 1 year lang gap nung third year kami, fourth year sila Doc yun. So talagang medyo nag-abot talaga yung mga batch namin sa high school. High school talaga, tapos lahat ng memories ko, kasi hindi kasi ako natutong uminom niyan, wala akong mga ganung bagay. Mostly talagang bahay, barkada, and... Buti hindi natuloy sa pagmamadre yung ano mo. At saka I remembered, parang nirepresent ko yung school natin for parolan. Parang beauty contest yun eh. Parang gano'n, pero hindi yata ako nanalo. Kasi pagkatapos mo, tinanggal mo yung laro. Sinansel na. Ay, high school ako noon eh, si Binibining Jeronimo pa yun. Ayun, si Ma'am Jeronimo. Jeronimo. Oo, sa Filipino ba? Filipino. Ma'am Jeremy. Ayan, and then of course, yung mga, intrams. Yeah. Cheering. Ganyan. So, ang favorite subject mo na ba nun ay science? Kasi, hindi naman? Biology. Wala. Home economics. Pero, membro ka din ng GMC ba? O si, ano ba yun? Or, football team football. Na kaso nun. Fourth year, nag-football na rin ako. Yeah. Pero si Tex yung una talaga. First year pa lang siya, member na siya. And then, na-carry out na nung college, nag-member na rin ako ng UP football team. Okay, so UP women's football team. Hello nga pala sa mga teammates ko dati. Tsaka sa mga 41 na yung natin. We're still early into the show, pero 41 na yung viewers natin. Hello sa mga 41 viewers. Kamusta dyan sa maraming noon? Binayaran ko talaga. Sige, bagayin natin sinusurvey yung mga nakikita natin na yan. Ayan. Si... Ayan. Si Doktora Papabati. Hello, Howard, Edwin, Season, Cesar, Teresito, Rada, Tiamting, and Rodel Cueno. Hello! Top fan badge. Thanks for watching Kwarental Guidance. Kung meron kayong mga questions sa mga fans ni Doktora, finifilter ni... Nakantabay na si Tito Lem. Ang bantay ako ngayon, bantay. Baka kasi medyo... Yung mga nanonood kong pool mates dyan, Vanessa, Peps, Angel, lahat sila nanonood sila. Dadami pa yan. Yung boyfriend ko nanonood. All the way from India. India. Hello, Max. Namaste. Sorry, hirami lang namin saglit, sir. Nagpaalam mo yun lang, Hi, Max. Very supportive naman siya, Very supportive siya. Dok, sa... May mga bigla lang pumasok eh. Kasi natutuwa kasi ako pag nakakilala ako ng kambal. Ano ba yung mga good side na may kakambal ka? Ano yung medyo nakakairita? Meron ba? Ganyan. Alam mo, lagi kami nag-aaway as in hanggang ngayon. Consistent naman. Pero syempre nandun yung, alam mo yung gets nyo na isa't isa kahit di kayo nakikita. Okay, nagtititigan na kayo. Hindi, grabe kami mag-away din eh. Pero, pag alam mo, may sakit yung isa, nararamdaman. Totoo yun. Lalo na nung
college kami kasi yun yung first time na naghiwalay kami kasi elementary high school magkasama kami and then college nagdiliman siya eh nag-UP diliman siya so minsan tatawag siya sa akin, may sakit ka ba? Sabi ko, oo. Ayun, kaya pala ganito ako ngayon. Masakit na. Broken hearted ka na naman. Ano ba? Nararamdaman ko rin. Parang naiiyak ako. Ah, ganun. So, meron naman. May connection pa rin. Kahit malayo. At saka, alam mo pagka may something, alam mo siya yung unang tatawagan mo, siya pa rin yung unang makakaalam ng everything. Yun yung good side niya. Yeah, yun yung good side. Ang bad side kasi, not from us, pero sa ibang tao, they always compare us. Yun siguro, from nung elementary pa lang kayo, sino mas matalino, sino mas maganyan, sino mas... Na-experience yun nung bata kayo yung parang pinagpapareho kayo ng dami. Ay, oo! Grabe, iba lang yung kulay. Pink at blue, yes. Laging ganun eh. So, may iba kong kilalang kambal, yung pinagpapareho lang. Oo, ayun namin yun. Kilalang wala kami magawa kasi... Siyempre, parents mo bumibili ng damit nyo. Correct. Wala kang no choice. Wala kang choice, di ba? Pagbata tayo, oo lang tayo ng oo. Alam nyo yan, di ba? Unlike yung mga bata ngayon, meron na silang say sa lahat. Tama? Oo. Kasi, hindi lang naman sa damit. Pati ngayon nga, tama sa sports. Pero at least ngayon, alam namin, may physically fit din siya. Ikaw din. Iba, no? Iba yung ano. Pero yung kagustuhan mo na maging fit, parehas eh, common sa kanilang dalawa. Yeah. Tama. Ayun, so... Later, ngayon ko konti, kung may mga katanungan na tayo, baka may mga gustong magtanong, no? Si Howie, tinatanong kung pwede daw magpa-check up. Pwede. Punta ka sa clinic. Pwede. Ano sa lagi? Kaya naman may sakit. Pwede naman. Sa mga Kwarental Titos na mga wala lang dito, no? Nagpapabot sila ng pagbati. Yes, hello. So, at may nagpapag-greet lang, isang nakilala ko mula pa sa Canada, sa Calgary, si Sir Chris Rod. Thank you, sir, for watching and viewing our episode today. Yan. So, wow, naman. Sa Calgary, Canada pa yan. Sir Chris, thank you. Kita kita soon. Nabanggit nga pala natin, kanina pag-usapan natin kanina, di ba, na batch 95 si Doc. So, sila ang Silver Jubilarian this year. Kami mag-host, so abangan niya yan sa 2012. Mamaya may mga ipa-plug pala akong mga activities namin for, you know, for this year. I-message ka na ng batch mo. Yeah. Actually, kami yata mag-host kami ng ano, Wonder Woman na movie. So, block screening kami yan. And may mga merchandise din kami, umbrellas, car stickers. Everything yan is available sa Nasi House. Second floor Vega Center. So you can all avail of that. Available na ngayon yan, Doc? Yes, available na lahat yan. Ayan, may magpapabate. Mga magpapabate. Yeah, hello, Pao. Sino pa? Nina, hello. Nasa California to si Nina Enriquez. Hello, Nina. O, di ba? Oo, di ba? Layo na natin. Layo. Dun sa mga, dun sa mga kasama mo sa dance floor. Sa dance group mo, di ba? Yes. Baka mamaya may challenge kayo ka sa kay Doc kung ano papagawa mo. Pero abangan nyo yung pinaka-challenge is topic ng poll. So, tungkol sa poll natin. Bigyan lang natin ng konting paano ka nagsimula doon? Ano yung journey mo? Bakit ito? Bakit? Gusto ko lang maiba. Pole dancing. Mas nagiging sexy ba ito? Hindi naman. How did you get into this? Actually kasi, ako kasi napakatamad kong mag-gym. Okay? Before, talaga may mga subscription ako pero hindi ko ginagamit. Kasi nabobore talaga ako. So, nag-isip ako, naghahanap ako ng activity na hindi boring for me, at saka, yung kakaiba siya, dahil gusto ko lang maiba. So, nakita ko sa FB, yung isa kong friend na doctor din, an OB-GYN-y doctor, nakasabit siya sa pool. Oh. And she was like, she was older than me. So, na-curious ako. Tinanong ko siya, minessage ko sa private message, and then I asked her,
about pole fitness or pole dancing, and then she said ganyan-ganyan, she's parang isang year na siya, ganyan, baka gusto ko daw mag-try. But then yung sinasabi niyang studio was so far, sa Pasig. So she introduced me, dito meron daw. And then before noon, ano ang regimen mo, physical fitness? Wala. Wala talaga. Wala. Hindi ka naman talaga tabain or hindi ko alam, hindi. Wala hindi, namang hindi. Kasi nung medicine, nung college kasi nagbasketball din ako, swimming. Yeah. Nung med school, may mga sumasali na ako sa mga basketball tournament. So yun lang, after that no more. Talagang work. Sporty lang talaga, sporty lang. Oo, tapos ito na, nakita na ako. Ano yung program na pinasok mo noon? Kung bakit feeling mo parang di ako tatagal dito sa ganito? Ay, ayun, ayoko kasi yung mga treadmill. Ayoko, ayoko ng mga ganyan. Ayoko nung yung basta napaka-basic lang for me. Basic lang for me. Sa gym kasi medyo repetitive. Kundi, di ba lang ano, alam repetitive? Yes. Di ba? Walang gagamitin utak. Bilang-bilang na lang. Sa Eastwood pa yun. Na-fitness first pa ako sa Eastwood nun eh. Kaya lang, hindi ko talaga siya nagustuhan. So ito, for ano to, na in love ka agad? In love ako. Pumunta na ako dito, tapos na-meet ko na yung teacher ko. Actually, yan sabi niya sa akin noon, yung ano niya, akala daw niya, mga siguro 1-2 classes lang after noon, hindi na ako babalik. Ganun daw yung impression niya sa akin. So, tapos ngayon, tumagal but na. But she was wrong. Yeah. Ay, gusto ko sinachallenge ako eh. Alam mo yon, ayoko nang... So, ilang taon na? Ilang taon na? Magdi-3 years na ako ngayon doing this newfound passion. So, bago natin ito babaran, itong topic na to, baka may mga tanong sila with regards to ano. Siguro, pagbibigyan natin yung mga naka-tune in, na magbibigay ng isang number si Doc. Tama, tama. So, i-excuse mo natin si Doc habang nagpapalit siya ng ano. Yeah, disclaimer ha, pasensya na pag nalaglag ako, live to ha. Mahirap mag-perform ng live. So, i-excuse muna natin si Doc habang nagpapalit ng ano, super power, ng super ano, powers niya. Si Top, nag-bees na ng ano. Oo, nag-ready ka na. Naka, ano, Jane Fonda out. Ah, hindi po pala. Ngayon lang kayo makakita ng ano. Medyo, may Tito na upo-pool. Uy, teka lang. Tawala. 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 Steady lang ba? Steady lang. Uho lang ako. So, ano po bang ano, mga pag-uusapan natin later after ng number natin? Para naman nila. Mamaya, ang kagandahan nito, di ano, idikit na nila doon sa na makikita nila ngayon. Yes. No? Kasi, magtingin muna tayo. Kasi, sample, no? Sa totoo lang, kahit hindi pa namin, ito yung sport na kahit hindi ko pa na-try, parang sarap panoorin. Lalo niya, ibig oh, kayo rin naman, di ba? Hinihintay niyo. So, maya-maya makikita niyo na upper body ang ang workout nito kasi parang, di ba? Core ang usually, The works na to eh. Mamaya may experience si Top yan. Ako na mga. Ngayon lang ay makakita ng tarshare sa Marikina. Tarshare. Ano, tapos later, tanungin natin, kasi nga, totoo naman din talaga. Sino ba naman dito talaga yung parang napakasipag mag-workout? Yeah? Tama. Eh, di ko napakasipag. Di ba kung puno na yung ano? Especially reaching middle age, diba? Yun. Tatanungin natin yun, kung at 40 kasi, di ba, when you're reaching 40, kumisa mas maaga pa yung medyo nagbumababa na energy mo eh. So, ang kailangan mo is passion na, para na may bonus na physical fitness. Hindi yung physical fitness na mapipiliran ka lang, di ba? Tsaka, syempre, yung pool, ano, may kasama na ring art yan, creativity and ano, di ba? Hindi lang kasi nga, tulad lang sa gym, paulit-ulit lang yung workout, ganon-ganon ka lang, ganon-ganon, or kung ano man. Tinan mo itong kinikwento nga ni Doc kanina, na parang, ayaw niya pumunta sa gym para magbuhat o mag-ulit-ulit ng crunches. Basic lang sa kanya yun, basic dito, lang. Dito, hindi. Pag ginawa mo yung passion mo na, hindi mo alam kung nagiging tone ka na pala, ganyan, di ba? Siyempre, iba yung mga physical regimen ni Kayo. Ano yung physical regimen ko? Diet lang. No rice. No sugar, no beer, no rice, so, no life. Tanungin natin kung ito, hinihandaan na yung, ano, yung number ni Doc. Magbibigyan tayo ni Doc ng isang sample dyan. Yan. So, Doc, alright. Okay, ready na si Doc. So, lahat ng mga ano, ito na pagkakataon natin, baka kung interesado tayo, pwede lalaki daw dito. Oo, mag-ready na kayo ng questions after this. Yung organ natin, hindi lang naka ano ha, so
Yan, yung mga mic lang namin yung magka-capture ng audio. Pero malakas naman yan. So, okay. Sige, palakpakan naman natin si Doc Thea. Doc Thea. Sample. Ayan. Palakpakan ulit. Palakpakan si Doc. Ayan. So, yung viewers natin, pagpasensya nyo na kung medyo choppy yung ano nyo, medyo mabahina yung signal dito sa kung nasan kami. Pero, huwag kayong mag-alala. Mapapanood nyo pa ito. Mag-subscribe lang kayo sa aming YouTube channel. So, ipo-post namin ito doon na walang sabit kung gusto niyo mag-follow siya ng dire-direto. Yung edited version natin. Yan, yeah, o. Doc? Yan! Yeah. Hindi ako makakalala. Ano nagsabi? Bitin daw eh, sabi, bitin daw eh. Bitin, o, later ulit. Ayan, later ulit. So, yeah. So, teka. Let's give time for Doctora to catch her breath. Sa breathtaking number. Patikin pa lang yun eh. Yon, patikin pa lang, yes. So, Doc, tayo na kasunod. Doc, yung ginawa mo ba na yun ay masasabi mong nasa na bang level yun? Basic? Siguro intermediate na yun. Intermediate to advanced. Ganyan. Ano ba yung mga basic moves na ginawa mo doon? Meron ba kayong mga tinatawag na gano'n? Ano, yung mga yun, hang, Gemini, ano pa ba yung mga tawag doon? Yung mga yun, yung moves na. Ano ba ang pinaka-favorite move mo? Meron bang gano'n? Ano, twisted grip. Kaya lang mahirap gawin eh. Mahirap gawin. Oo. Kaya mo favorite kasi kaya mahirap. Yes, oo. Kasi di ba may sa kung so... Ayun nyo talaga yung mga basic-basic. Oo, basic. Dapat talaga challenging. Dapat challenging palagi. Kasi ang ano ko dyan, dapat lagi mo sinasali yung sarili mo. Kasi alam mo yun yung age na, yung age natin kasi di ba? Ano yan eh. Mas maganda kapag ka... nasasabi mo sa sarili mo na may nadagdag sa'yo at sa pole dancing, nagkakaroon ba ng mga competitions? Or sa... Yes, meron mga competitions na ganyan. Actually, inaano na nga yan ngayon na baka gawin na siyang part ng ano Olympics. Wow, yun? Parang... Pole parang, dancing. Meron na mga viewers na nagmumore ka agad eh. Nako, sagot lang po. Hello. Mga questions na lang muna. Questions muna. Para makapahingan ng konti. Yung ano, yung sa mga tricks ba or sa mga moves, may kanya-kanya bang degree of, parang sa gymnastics ba, may kanya-kanya degree of difficulty? Or yes, yes. So may levels kasi, beginners, intermediate, and then advanced. And so, yourself, how do you classify yourself now? Siguro intermediate na advanced na rin, ganyan. Oh, ano yung bagay na hindi mo nagawa noon nung simula? Kasi si Tob kasi nagpa-plano. Kaya lang siyempre, baka akala niya kailangan sobrang lakas na niya agad. Hindi. Di ba gano'n? Yan nga kasi yung ano nila eh, maling iniisip no. Miss Nomar, magandang ganyan sa pole dancing. Akala nila unang-una, pambabae lang siya. Hindi. So, okay. Hindi talaga, pang lalaki, pang babae, lahat ng gender pwede. Let's say now, in your pole fitness group, how many guys are there, you know, attending or trying out pole fitness? Ah,
well, sa amin, wala pa kami masyadong kaklasik nila. Pero meron, meron mapupunta siguro mga tatlo. Wala, tiyo, medyo may ano rin. Well, may kasama ka lang. Hello! Hello natin. Kung sasama ka sa amin, mag-isa ka lang doon. Ito pa question, meron bang weight limit? Kailangan ba magbawas? Wala, walang weight limit. So kahit 300 pounds? Kaya. Kaya ba ng pool? Kaya. Basta kaya mo lang ang sarili mo siguro. So hindi naman, it's a gradual ano din naman eh. Kaya hindi naman agad papagawa sa'yo yung sobrang advanced na trick. Siyempre, more on lahat, papalakasin ka muna yun eh. Core, everything, flexibility, yung matututunan mo. So kung ano ba, sobrang overweight mo pa, ano ka muna? Paano sebo, ganun, no? Akitubo lang. Si Harry Susan daw, gusto mag-guest dito. So, igagas natin siya pag nag-pool dancing na siya. Di ba? Pwede. 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 Magandang panoorin. Yung journey niya. O, di ba? Huwag lang tumuha, di ba? Kasi sa totoo lang, nung nag-start ako ng pool, hindi ko nga matouch yung toes ko eh. Ganun, ganun talaga. Kasi syempre, syempre Kwarental tita na. Syempre, yun eh. So, pag nagbabalakan mag-pool dancing, may mga restrictions ba? Alam mo, na-mention mo kanina, may scolio ka? Ayan, may scoliosis ako. Better, best is to consult your doctor din to get a clearance din. Pero kasi ako, I consulted my ortho first bago ako nag-ano rin. So, he cleared naman. Kala ko, you consulted yourself. Hindi, specialista na yung pinuntahan ko para sure ako. Isip na sa sarili, eto. Pwede, pwede. Go. Ano naman ako eh, so... Kumusta yung scolio mo? Okay naman siya. Okay. Well, may syempre at this age, aminin natin, meron na rin tayong mga limitations kahit papano. Okay. I'm not as flexible din as yung mga younger peers ko, yung mga katulad niyan, si Selena na 23 years old pa lang, na parang bali-bali, parang plastic man eh, oo, ganun eh. Pero tayo, hindi na syempre ganung level, but, you know. Pero nakakatulong ba siya sa scolio? Yes, nakakatulong siya. Nag-improve naman. Stretch yung mga... Kasi pag may scoliosis ka, ang kailangan mo is yung muscle around the bone is ma-strengthen. Kailangan mo yun, ma-straighten yung iyong spine. Saka parang hindi lang yung spine yung talagang yung support ng muscles, importante. Yes, so I think it did me well. So pagdating naman sa diet, Doc, ano ang mayroon ka bang specific diet just to maintain your weight or ano? Canon is life. Kalaban kami nito. Canon is life, but I don't eat pork and beef. Pork and beef. Pag Friday, meron nung. Kasama nung galunggong. Munggo. In Tagalog. Pwede yung beef, hindi siya kumakain. Pero hindi ikaw yung vegetarian na tinatawag. Itang-ita naman sa... I still eat fish and chicken. Saka... Less fried food and less junk food. Oo, minsan lang mag-junk food and mga Jollibee, ganyan. Yeah. Ano naman, alcohol? Iyon, I don't drink. As in, sobrang tagal na. Wow. Not to the point na... 2015. Kasi mo college na. Iba. Baka... May kota-kota eh, no? Oo! Anong word mo nung college? Akad word? Microsoft. Microsoft. Hello! Microsoft! Brad thesis ko dyan. Ayun. Mag-isip pa ako, maralat naman yata ng old surprise. Ay, malaki uminom. Gusto ko yun. Alam mo na, nabit-bit pa ako ng UPF dahil sa wala. Bakit eh, anak ni Doc Eni? Oo, hindi ko kaya alam mo. Sabi ko nga, napaka-good girl ko nung elementary, high school. Parang nung college, yun yung coming out ko eh. Bumawi. Parang hindi ko alam it was sa good thing or a bad thing kasi biglang... Ito talaga yung mundo ng alak.
diba? Ang saya. Eh, ganun talaga yata. Kumbaga sa graph of life, parang may ganun. Yeah! Ano? Sa loob. 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 Nadala pa kami sa ano rin eh. Oo, oh, yun. Talaga? Oo. Ako kasi nag-rollerblade pa ako, tapos may hawak akong jeans. Wow. Nakaiba ka. Hindi ko din alam bakit ganun. Hindi alam na magulang ko ngayon, alam na nila. Hi! Hi, Mami! Well, growing up. Anong pang goal mo pagdating dito sa pola fitness mo? Sumasali ka na ba ngayon sa mga competition? Hindi eh. Ano talaga, unang-una, kung mag-decide man ako yan, it requires a lot of time and dedication and training. Grabing training. As in talagang ano yun. Ngayon ba yung training mo? 3 days a week? Siguro, yeah. 3 days a week. 2 to 3 hours. Per ano, kulang pa yung nagiging mga grabe yun. Kulang yun. Kasi pag-training talaga lahat, ano, simula ulo hanggang paa. So, hindi lang yun kasi kailangan mo yung choreo din. So, dancing, kasama rin yan. Flexibility training, strengthening, lahat. Dancing, ha? Yeah. Hindi pa na tayo pwede na. Pang-dancing lang tayo. Kasi ni-comment tayo from March. Pwede pa lang ano. Kasi sabi niya, mag-doubles daw kayo ni Teacher Kim. Yeah, pwede. So, wow. Mag-doubles pwede, na... Pwede. Sa May sa pool? Pwede. Hindi naman makakabunggaan. Pwede. Siyempre, it takes a lot of ano din, choreography na... Siyempre, yun nga. Para hindi kayong magpungguan sa... Masipa yung isa't isa. So, maabangan namin yun. Pwede natin abangan. Can you see our audience sa bat na Teacher Kim? Oh, wait. Hindi siya ready. Buti lang easy tayo, buti lang easy. Kasi, ito pa rin, ang pole dancing kasi, may iba-iba rin siyang kind. Tawag yun sa amin kasi is more on pole fitness. Yun yun, yung curious ako dyan. Yung term na pole fitness, paano na-derive yan? Kasi, yun lang din namin nalaman na may pole dancing difference niya sa pole dancing. Yeah, pole fitness kasi more on talagang mga tricks and you know, developing your core talaga, yung ganyan. Tapos doing this yung mga talagang intricate na sobrang hirap na mga tricks. So yung dancing more on choreography and music? You know, express yourself. More central ba yan? Yeah, more full exotic din yung tinatawag nila. Yun. Ito yung mga, minsan yung naka-boots ka na, parang, yung privilege mo talaga dyan, yung naka-boots si Doctora. Lem, yung ano, pwede natin flash mo yan. Pwede naka-boots ka. Have you ever been invited to perform, like, sa, parang... Yeah! Sa fiesta? Mostly. Sa pistahan. Mostly sa mga hospitals din ang pinag-papracticean ko. Pag may mga events sila, Christmas parties, mga ganyan. Siyempre, iba yung doctor na nagpo-pole, hindi normal. Yan. Magaso. Sa hindi mo ba na-suggest yan sa batch mo na gawing fundraising para sa home family? Actually, gusto nila yung nahihiya. Wala ko, mapapahagi si Doc yan. Kaya lang sabi ko, tingnan natin kasi ayoko na, syempre, ayoko din na iba yung dating, di ba? Oo. Syempre, dapat medyo kung fundraising talaga. Saka i-take note din natin, may isa sa mga highlights siguro na masasabi natin na yung sa pagiging pole dancer or pole fitness enthusiast ni Doktora, naroon na rin siyang sariling calendar. Yeah. Kasi hindi mo nga nadala saya. Meron tayong clips kung calendar mo kung natin i-show na maya. Ayan. Hindi mo nakikita yun kasi naka-private pala yung mga pictures nyo sa FB. Mamaya, ito, tinitingnan nila. Minahack nila yung ano. Ayan, yung mission. Ayan, yung mission. Ayan, anong tawag mo, Doc, dito sa... Ang hirap eh, no? Hindi ko alam. Ano ba yan? Oo. Complete opposite. Oo, parang nakatayo sa air, diba? Tayo kasi air, tapos bukaka ka, parang gano'n. Yes, mahirap yan. With that, 8 inches na ata yung yes, mismo eh. 8 inches yan. Grabe. Napakahirap. Parang yung one-third na lang height ko yun ah. Yeah. Parang kailangan sa hallelujah ko na yun eh. Yes. Parang ang sumabay, tusok. Bak na-injure. Kailangan
Sabi ko sa pa, yeah, oo. Marami na akong injuries, shoulder strain, back pain. Ano yung most memorable mong injury? Nagka-fracture na ako sa paa ko because of maling landing. So yun, isa yun sa mga kailangan i-consider talaga when you're doing this sport. I consider it as a sport. Oh, okay, sport. Kasi ano rin talaga, kailangan medyo, alam mo rin, yung pag-land, how to land properly, how to climb properly, how to ano. Kasi meron talagang mga prone sa ano, pasa. Ako, pasain kasi ako talaga eh. Sobrang, kaya para kung minsan nakala nila binubugbog. So talaga napaka-importante na, na yung arms mo ba talagang dapat? Yes, oo, medyo dapat. Yun, yun. O flex. So, anong exercise mo dyan sa arms mo? Pull-ups, sa pull, and then, you know, ganun ka rin. Iba yung pull-ups sa ano ah. Yeah. Mas mahirap yung sa pull. Oh. Eh, kasi pag ganun yun eh, oh. Pag dulas yeah. Ka, di... So yung whole weight mo kasi yun talaga, yun lang talaga, yun weight mo talaga yun. Do you mind, Doc, if you lose your weight? Yung weight mo... Ngayon, Pressure. 50 kilograms. 50 kilograms, so yung... Oh, 50. BMI mo talagang... Oo. Fit talaga. Ito po yung BMI mo, Top. Wala na, hindi na nga ma-measure yung mga yan. No mention it. Parang may mga questions pa tayo. Yung sponsors natin, ha? Ipasabahan natin yung mga sponsors natin. Of course, Chubby Hobbies, Kalesa. May bago tayong sponsor ngayon. Oo. Coming soon, 37, Soren Redondo. Elvis na sisig yan. Hindi na namin napadala ng, hindi na namin napadala ng sisig nila. Oo. So, ano ba yung sulod na gagawin mo, Doc, sa pool ngayon? Mas mahirap ba? Ano pa lang muna yung, bago ka sumalang yan. Sa pool, anong kailangan mong gawin? Mga preparation. Katulad nito, katulad nito yung share natin na photo. Oo. Yan. Yan. Oo, yan. Ano kasi dapat... Ano si Coach? Oo, Coach Kim yan. Teacher Kim. Ano kasi, yun po, hindi ka talaga po pwedeng sumampagad sa pool nang hindi ka naka-stretching. So, mga 30 minutes kami nagsistretch, conditioning, you know, para ma-warm yung muscles mo. Kasi pag mali, magkaka-pool ka dyan, masakit. So, ganyan. So, ayun, sabi mo kanina, dapat pala hindi nag-lotion. Yes, so, yun yung mga preparation nila. Dapat nag-lotion kasi dudulas ka. Tama. So, mahirap kasi yun sa... Wala rin mga, ano, iba sa atin na mag-lubricate ka, pero dito hindi. Ang kadulas yun eh. Diba? Dito to, I mean, I mean, hindi dito pwede yung mga dulas-dulas. Yeah. Okay. Mahirap yung mga pawisan. Asmadong kamay, hindi pwede. So meron kami mga gamit to aid that na mawala yung pawis. Ihe, di ba? Sobrings. Ay, siguro yun kung ano kaya lang ang sanitary. Pwede rin. Doktor nga pala ito, may... Lalang kami ka lang. Yung mga chok. Yung sa bilyar, gano'n? Yung sa bilyar, papadulas. Yung ano? Tawag doon? Hindi, iba yung papadulas yung chok. Ah, papadulas pala. Yung sa bilyar. Yung sa pang-word langing, di ba, Doc? Yung mga yan, pwede yun. So, pwede may nakapit-pit dito na. So ito, Doc, ano naman sa ito, ma-consider ba rin sa cardio talaga, no? Cardio siya, yes. Lahat, actually, it's a total body workout talaga. Kasi, hindi madaling maggawa ng click pati, ha? Kasi you have to really concentrate kung saan may lalagay yung paa mo, at the same time kung saan may lalagay yung kamay mo, at saka yung comfortable na pose na hindi ka masasaktan. Kasi masakit siya sa balat. Masakit siya sa balat. Mag-wrap siya. Mag-wrap siya sa pool. Pag-una pa lang, yung mga basic man lang na tie hold. Nako. Gagawin mo mamaya yan. Paano pag mga balon? Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi mo na natin. Kumakapit nga yan. Bakit may classroom ko na dito. Yes. Sa mga gusto nga mag-start ng pole fitness or pole dancing, ay ano ba yung affordability nito? Lahat ba naman? Mayaman lang ba ito? Ano ba ang investment? Hindi naman. Kasi at saka iba-iba kasing rate din sa bawat studio. Okay, so, yun nga. Normal is mag-range ng 400 to 800 per class.
per, so yung per class ba yun is ano yung length ng per class? Per class, iba-iba rin kasi. Some studios offer only 1 hour per class lang. But sa amin, sa MSC Pool Fitness, dito sa Marikina Sports Center, 2 hours, $400. Ikaw na yung ayaw nun. Susuko nun. Very, ano talaga, sick. Two hours na doing pool fitness. Kailangan na Seaford. Ano na yun, total workout na yun, 2 hours na parang kang... Stretching, flexibility, conditioning, tricks, lahat. Seaford. Ano Seaford mo? Aray? Ayaw mo na? Madalas namin sabihin yan, aray, at Nabalita ko nga, Doc, sa class nyo, marami kayong ano eh. May mga... Mga aray, mga may multa. Nagiging potty mouth kami. Pagka nasa, passionate lang talaga sila. Kasi, all your emotions eh, lahat nabubuhos mo nun. Ito, parang itong image nito, parang ang sakit eh. Ano bang ginagawa mo dyan sa... Sakit yan, sa likod naman yan, to strengthen the back, to make your back more flexible. That's what you call the ring ba, Doc? Yun, may ring ka, tapos you try to step on that na yung elbows mo is on the floor. So, Okay, lumabas niya sa dako, daring. Ano nararamdaman mo, Doc, pagka na-miss mo yung halimbawa isang session? Nangyari na ba siya na matagal ka na? Yes, oo. May mga times kasi, minsan busy rin sa work o kaya, ito kasing place na to, medyo ginagamit to minsan sa mga government, function. So, mga palarong pabansa, etc. So, nawalan kami ng studio minsan. So, nawawalan kami ng klase, so sariling sikap sa bahay. Kailangan mo pa rin mag-stretching kahit papano. Sa bahay, wala ka pang sariling pool? Wala. Ay, yun eh. Tinatanong din ako ng mga pool. Oh. Mga friends ko, why? Ba't hindi na ako bumili ng sarili kong pool? Totoo lang, baka tama rin ako. Yun ang hindi ko. Tsaka, iba pa rin yung... Iba pa rin yung, nakikita mo yung classmates mo, and then, tuturong sa'yo. Yeah. Kasama din dyan yung, siyempre, social interaction. Yes, exacto. Isa rin yun sa, isa sa mga benefits na nakuha ko through pole dancing. I have met a lot of new, great people. Yeah. Great friends na... Parang napag-usapan natin kanina yan. Wala pa ba? Dumami ba yung admirers mo lalo na sa Exotica, sino ba? May sabi dito, Exotica. Yeah, si Pao Catalan. Pao Catalan. Yan, di ba dumami? Pero yung yung boyfriend mo, ay na-meet mo ka mo before ka pa mag-ano? Hindi na, nagpo-pool na ako noon. Pero, we come from entirely different worlds eh. Ano siya, foreigner siya. He's into corporate world. And anong siya, anong sport niya? Wala. Napaka-busy. Puro trabaho lang yun. Trabaho eh. Oh, but he used to do, I think, mga martial arts. And he was like younger. So, yun ito marunong mag-Tagalog? Tinuturo ko siya magmura. E-I. Like what? Okay, mamaya, Doc, pag tinuro mo ng mga basic moves, murahin mo siya. Yes. Pinita mo. Sinabi ko, please, matis mo. Paano? Ano ba, papaunahin ba natin yung number nila ni teacher o yung tutorial mo? Sila muna ni teach. Pinala na natin si teacher Ken. Teacher Ken. Tuturuan muna. So, in a few minutes, magtuturuan ni... Basic. Yan. How not to do it. How not to do it. Gusto lang namin ipakita sa inyo na pag beginner ka, alam mo yun, kaya mo pa din. Ay, beginner ka talaga. Basta beginner ka talaga, hindi ka,
Saan kaya mo yan? Ano po, ma'am, kapal wala, nag-practice yata sa bayan. Sorry, hindi na talaga for... Ang practice wala na, wala po. Alam, wala po. Sala. Pero sala. Maling episode. Sala. Maling episode na nag-practice. Sala. Sana po, pag nakita niyo may mga yun, kung ano may mangyari. Parang, dulat ay, mabuhay. Dulat unfollow, ha? Pag-viral ko. Kung ginawa nito, hindi po yun na kabuuan ng KG. So, pwedeng how to do it as a beginner or pwedeng epic fail ko eh. So, tamayanan nyo lang. Yung tamayari, papakita mo yung logo kung ano yung basic, ano yung paano mo gagawin yun. Epic fail. Basic lang time. Thai hold. Ayan. Thai hold. Sige, di... Thai hold. Pupunta na kayo doon sa stage. Patuloy mo na. Take one for the team. Pag top, if ever, akin na lang yung laptop, ha? Parang ano, papapalam na eh. Papapalam na po siya. Ayan. So, tayo muna natin sila habang nag-ready. Ano safe word mo? Ayan. So, ayan, maghintay lang po tayo ng konti. Bro, baka may mga, ano tayo, may mga babatiin. Pero, I would like to... Si Bunny, sabi ni Bunny, galing mo, top. Yeah. Si Mama, no, Mama Montenegro. Bro, galing mo, Mama Montenegro. Tapos, yung mga sponsors natin, Chubby Abis, Kalesa, GSD Systems, Tip Off, Resuscete. Ano pa ang mga ating mga sponsors natin dyan. Saka open pa rin po kami sa mga gusto mag-sponsors, ha? Mag-sponsor. Yan. Kalesa nga pala, as an update, we'll be opening on February sa aming new place, no? Along Ruby Street, corner F.O. Santos. Ruby Street, corner F.O. Santos. Nandito na po ang bagong Kalesa ngayon. Pero shoutout pa rin doon sa pinanggalingan namin, Patriot, kaya dyan. Subscribe sa YouTube kung gusto nyo makanood ng buong buo at malinis ang episode na to. Nalabas po yung 2 weeks. Edited version. Yeah. And then, doon sa mga susunod naming episode, ipiprep namin ng konti, we'll be having yung... an episode with, of course, a scientist, Romar Sese. Yes. We talk about astrology. Hindi, astronomy pala yun. Taurus ka ba? Hindi. Astronomy. Bagay pa kayo ng crisis. Hindi, ito po astrology. Hindi, charot. Space and the stars, you know. And then, Onting trend na rin siguro. Trend. And then, of course, malapit na yung February. Ano bang meron pag February, pre? The fair. Valentine's Day. Tsaka Singles Awareness Day. Yan, ang napaka-importante yung araw. Ayun na naman, ganon. No, magiging aware ka na single ka pag Valentine's. Kasi parang, asan mo mga kibigo? Actually, napaganda yan. Hindi maganda. Yung mga ganyan mga Valentine's Day. Ano lang yan? Corporate marketing scheme. At saka ano, kadikit nga nung ating Valentine's, we'll be featuring yung mga restaurants na pwede nyo paglitan. We'll be featuring yung mga up-and-coming restaurateur ng Espanyol. Yung mga budget lang, yung mga budget films lang, pero cool puntahan. Alam natin, dumaan din kami dyan na ang problema namin sa date ay pera, di ba? Ngayon, ang problema na date. Walang na ito. Magbuhat ka, mabalik. Oo, nabalik tayo. Pero nga, wala ka naman date. Oo, paano ka ngayon? So, are we ready? Wait lang, nagnagaano lang po. Kung nakikita nyo po yung nakikita namin. Parang pwede pa lang mangyari yun. Yun pala pagka ano, no? Pwede pa lang gawin yun. Parang... ang hirap. Pati hindi natin si Chris na dapat nag-picture pero tulala doon. Yes, kasama namin si Tito, si Tito Chris. Tito Chris, kumusta ka dyan? So si Tito Chris po ang nag-aangulo. Paalala lang, nasa Chris ako stretching. Ipocus mo yung stretching ni Top Top. Si Top Top po ay mag-brief yan. Parang ako kinakabahan sa YouTube pa. Hindi, pwede. Ano, gagawin mo? Magka-trunks ka? Mag-brief. Parang,
baka mapaniginipan nga ng mga viewers natin. Si Tito, pinanin din natin yung background niya kasi sports, basketball, ganyan. Yeah. Habang wala siya. Ngayon kasi, habang off-season. Barking lang. So, may mga, shout out sa mga Kwarental guidance Titos. Oh, yeah, si Tito Howie. Si Don. CSI Boys. Don, oh, si Don. Mike G. Mike G na lang, Howie. Sample na nangingi mo. Kodi na lang. Nag-warm-up lang si Top. Hindi pwedeng ano eh, baka babali yung buto. Kailangan ano. Ano lang, huwag kang matakot Top, natatakot po si Top. Tinatagal yung buto. Top, hindi na kailangan ahitin. Yung bigote mo, hindi na kailangan ahitin, di ba? Malay mo kasi, ito kasi yung gagawin ni Top. Malay mo, biglang mayroon siyang viewer na lalaki kaya na parang may interest. Oo nga, no? Kaya naman. Pwede pala eh. Pwede naman pwede. Kasi, bro, tandaan natin, di ba? Gan are the days na ang tingin mo sa mga ganyan ni pang exotic dancing na lang. Actually, exotic dancing, ano na yun eh. Sport na rin siya ngayon eh, di ba? Oo. Pero yung mga exotic dancing kasi na pinapanood mo lang, yung mga parang wala ka fitness-fitness na habang nag-ano, nakipag-usap pa yun. Oo, ganun. Yung mga... Bigla na lang nagsisplit. Busog ka! Ano mo yun? Yung mga pak-pak-pak sa yung mga araw. Parang sa ibang... Ito yun eh. Pero sikat na tumaraw. Ay, kaso ko din eh. Miskiga movie yata tawag. Ah, miskiga movie yung... Umaga ng ganyan. Umalang kapak na lang basta-basta. Ngayon, grabe. Kung makikita niyo po yung mga muscle control nitong mga ito. Uy! I mean, core. Muscle. Bakit? Muscle na mag-core. Bakit? Kailangan mong i-control yung ano, muscle mo. Anong tawag doon? Muscle control. Oh, muscle control nga. Tama naman. Ano, yung buto. Kukutuloy yung buto mo. Tama na din naman. Insane yung ano, kung makikita nyo yung lakas ng core muscle nitong mga... Kasi, I believe kasi may nag-request nga kanina ng sabay, so para tinatry nila mag... Ayan, no, tinatry nila yung sign nila ng core. Ano ba naman ito? Sumukhang makakakita nga tayo mamaya nagsabay na nagsasayaw. Parang sumasampa lamang ng ano eh, ng upuan. Grabe. Parang napakahirap. Pero kaya kaya ni Top Top yan. Chris, make sure na lang, Chris. Tinutungtungan si Doc Thea sa legs habang nasa ere. Ano ba naman yun? Diba? So sorry ako sir. Parang nasa-challenge ako, pre. Mag-bag ka na din. Challenge ako. Tanggal lang yung sinta sa sabatos. Hindi ako, masakit lang yung baligat ko eh. Ako yun. Nagkataon na hindi. Ako masakit lang yung kalooban ko eh. Teacher Kim. Doc, ikaw na bahala sa aming Tito. Ayan. Let's do this. Good luck, Top. So, makikita po natin yan, si Teacher Kim po yan, yung nasa camera. Yes. Siya po ang nagturo at nagpahirap kay Doc Thea na gumalingan. Mahirap. Diba? Yan. So, yes, stretching muna sila. Top. Okay. Teacher Kim, ano ba yung nilalagay mo sa legs? Yeah, para grip spray. Kumalik ka lang nga ng lotion. Kailan kumapit. Pagka, yan. So, makita niyo yung ginagawa naman ng dalawa. Ako na po magsasalita ko ano yan. Yung pong ginagawa ni Doc Thea, yan po yung tama. Yung po yung sa kabila. Ano yung mali? Kung meron lang tayo ng X at saka checkmark eh. Si Top yung X. Ayan. Okay. So, kailangan talaga yan. Muna ito ni Doc kung ano yung kung paano gagawin. Top, medyo gumagalaw ng konti. Ayan, top basic. Na gagalaw na yan ng malaki. Top, kaya ano yung move na yan? Basic climb. Basic climb na ginagawa. So, ayan, gagawin ni Tito Top. Kuha ni Top yan, sigurado. Kuha ni Top yan. Nakita mo na ganyan, no? So, yun. Kaya. So, parang hiwalapos ka lang ng tubo. So, ito, parang dali-dali lang nun. Parang naganakaw ng kuryente sa yan, no? Ito na si Top ngayon. Ayan, no? Magpapalit lang kunwari ng bumbilya.
Sige. Yon. Yon? Yeah! Wow, wow. Pasado. Yun ang basic climb. Di ba? So guys, pwede. Pwede sa mga lalaki ito. Try hold naman ito. Try hold. Ah, die hold. Ano ba? Tie hold. Tie. Tie hold. Sige, kaya mo yan, Top. Kaya mo yan, Top. So makita mo. May anak ka na naman eh. So okay lang. Baka. Nakaisa ka na lang. Ipapakita ni Doc Thea. Doon ganun ang pag-akyat. Pag mount din, tie na. So yun. Ingatan mo lang yung jewel in the palace natin. So ito naman si Top naman ngayon. Baka. Top, konting seryoso naman. Ayan o. Yan! Loko! Yan! Tae hold yata yun. Dumulas eh. Basag. Ano masakit? Dahan. Nagmamadali kasi si Tito Top. Binalapag mo eh. Mukhang okay eh. Kaya mo naman. Maganda naman sa ano. Saka maganda Top. Huwag ka mag-alala. So nakikita niyo po yung ginagawa namin. Moral support po tsaka pambabola. No. So that's how not to do it. Ayan. That's how. Eh syempre pagka beginner, isimula talaga tayo sa mga ganyan. Yo! Basag, ang pula. Yeah, siguro dapat hindi na ka-shorts, pre. Umari mo na yan. Umari mo na yan. Kasi wala yatang brief eh. Take it off. Kaya papakita ulit ni Doc. Oh, yan yung tama. Ito yung tama. Huwag nyo nang sasabihin kay Top, ha? Oh my gosh. Sa atin lang yan. Hindi, iba na yata yan. Iba na to. Iba naman na to. Side tie. Oh. Yan. Pwede ko. Ay, panlalaki gano'n, nakasahin. Ah, meron pala panlalaki. Para ano, yung US natin, palas, protektado. Para meron pa tayo pinabukasan. Ayan. Ayan! Ayan! Tingin ko, Top, kaya mo yan. Kaya mo yan, Top. Simple lang eh. Kaya mo, parang sumipa lang sa langit. Yon. Yon. Umingi. Yon. Para sumipa yun, ha? Isa pa. 3 years na lang magagawa ngayon. 3 years na lang. Nakuha, kuha. Yon. Kuha. Ayos na. Yes. Alright. So pwede, guys. Kaya ni Top. Kaya niyo yan. Grabe. I'm sure mas kaya niya yan. Break muna. So yun. Nangayaw na si Top. So, okay, palapan natin ulit. So, timing lang tayo ha. Hindi lang tayo. Hindi na. Okay. Nice. Interview natin. Ayan o. Nice talk daw. Nawala eh. Nawala yung... So, kamusta yung may mga comments, Brad? Ikaw na bahalang sumilip sa mga comments. Kasi madaming nag-comment sa'yo. Ayan, sabi ni Mamo Tibero, kaya mo yan, Top. May mga supporters ka rin naman. Madami supporters. O, tumaas yung viewership natin, naging 855,000. Wow! Bilang mo yun? Top, anong masakit sa'yo ngayon? Ha? Masakit ba? Kalooban niya, tapos... Sumama yung loob. Nag-tumpo. Baka madaling mags na. Yan. By the way, mags natin, ako order na kayo, maging available siya. Pag-order kayo. So, hindi nga namin nakugas-ubasan niya. Actually, Doc, kanina nakita ni... Sabi ni Lem, kaya naman pala niya yung mga pinapagawa. May sakit ka siya, may sakit ka. Basic yun, basic. Ano nga, masakit sa'yo, masakit ang... Balikat. Ikaw, masakit ang... balikat. Ako... Sa akin, kaliwa pala. Kaliwang balikat, kanong balikat, ako... Puso. Kalooban niya. Masama ang kalooban. Kasagamutin na daw yan. Medyo pinawisan ako, tapos... Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy naman, siyempre. Ilang minuto ko palang workout na kagad. Pawis na. So, yung lover's lane sa rural, may tubo dun eh. hindi biro yung pole dancing. Pero pag natutunan nyo sa pole, mukhang talaga magiging fit kayo. At syempre, kailangan may patubay at gabayan ng...
patnubay at sabay. Nang proper teacher. Oo, proper. Kasi, syempre, hindi naman basta-basta makakuha naman ng paggagawin mo. Yes, pwede ka mabalian talaga pag mali. Mabalian, oo. Pero kay Top Top, okay lang. Si Top naman yan. Buti na lang, doktor na rin siya. Oo, may patnubay ng tita. Yes, hindi sinasabi ng mga poolmates ko, buti daw may doktor. Yeah, I completely trust her. Yes, oo. Masakit ba sa balat? Masakit dito sa... Tingin ko parang balat ng... Upper body strength talaga eh. Upper body strength. So kinakalayan mo ba yung katulad doon kasi yung thigh hold? Dapat sa sito... Pilas eh. Kita ko pilas eh. Tsaka may mga naiwan yata ang balahibo ng leg shoot. May technique pala yun eh. Kaya kailangan ganito yung outfit. Kasi kailangan pala balat eh. Hindi. Isa pa yun sa mga misconception. Nakala nila pag... Although... Ano mo na rin yun? Kasama na rin yun. Pero talagang kailangan is medyo exposed. Oh, kasi talagang skin yung ano. Yes, kaya ano. Ito, from my first hand experience with pole dancing. Ito, KG naman tayo. Dok, medyo ano eh. Yung tie hold ba yun? Yes, tie hold. Kaya pa yung up? Ang tawag doon? Oo, climb up. Pero yung tie hold, medyo, yung nga, sa lalaki. Sa Great Balls of Fire, eh, medyo, medyo, paano ba yung technique doon? Dahan-dahan dapat yun. Saka, syempre nga, may mga technique yun para hindi. Kasi yung una mong, talagang bang. Yeah. Okay. Literal na bang. Bang. May sunusun dyan, tinitape yan. Parang sasali ka ng pageant. Tinitape. Although meron kami mga ganun eh. Oh my God, tama, tinitape kasi ano nga eh, it gets in the way, you know. Oh, okay. Yeah, you can wear something. Pero magkaiba ba yung ano, yung bukod dun sa, siyempre, physiological ano yun eh. Meron bang difference yung routine na panglalaki sa pambabae or halos same lang din? Same lang din, pero mas, I think, dahil nga mas malakas ang mga lalaki, mas mabilis silang matutunan, mas mabilis silang maka-adapt, kumbaga, yung master yung trick na yun kasi ano na talaga sila eh, naturally mas malakas, yung grip, yung strength, yung pag-pull, yung mga mas muscular sila, everything. So, siguro ang nagkakatalo lang yung grace, kasi pag babae, mas graceful. Yeah, sexy tingnan. Oo, kasi talaga. Ilang oras, pwedeng panoorin yung babae, yung lalaki. Nakalup lang, nakalup. Yung power tricks talaga. Power tricks. Pero may mga magagaling talaga dyan, ni Sustantivo, I don't know if you ever did. Kung hey, John, na-prove natin na yung sa build ni Top, kaya pala siya ng pole. Yes. Kasi, tsaka yung pole natin, napansin ko, hindi siya, dati kasi akala ko, pag pole, nakadikit sa ceiling. Meron mga ganun. So, may iba-iba pa palang yes. Ito kasi, ano siya, mobile, pwede mo dalhin, mag-perform ka somewhere. Pero, ang tawag dyan, X stage. Okay. Kasi may stage na siya, may built-in stage siya. Yung mga nakikita nyo sa studio, X-Pulse yun. Talagang nakadikit na sa ceiling. Buti na lang pala, hindi tayo dun sa park, sa labas. Pwede pala dalhin yan dun. Dok, yung address nung gym nyo, dito rin ba yun? Dito rin yun. Marikina okay. Sports Center sa ground floor. May dance studio sa baba, sa first floor. Yeah. So, paano kung may viewers tayo dito na gustong mag-join ng class, interesado, paano gagawin nila? Facebook page pa kayo? Malapit na yan. Ginagawa na namin yung Facebook page na yan. But, For the meantime, sa'yo ba pwede mag-message or... Meron yung, pwede naman mag-message sa akin or sa teacher ko, Miss Kim yan. Kong. Kim Kong, pangalan niya. We can invite her later. Yeah, later on. Okay, saan siguro sa KG? Pwede kung ano, kami na lang yung mag-forward ng messages mo. Yeah. Kung interesado kayo mga... Sa'yo yung makakarating. Parang nice move yun, ha? Di ba? Ang classes namin is every Tuesdays and Thursdays and Saturdays, 7:30 ng gabi. Tuesday, Thursday, Saturdays. PTHS. Yes. Ano to kang ano? Ano yung pwede ba yun? Ano yung pinakabatang miyembro nyo tsaka pinaka may mature na? Yung pinakabata namin 23, si Linari 23. Tapos, yeah, okay, si Selena, 23. Tapos, may 44. So, yeah, oo. Kwarental talaga. Talaga, oo. Ako isa na ako sa mga seniors dun eh. So, wala pa kayong naging classmate na 50 or 70 ganyan? Wala, pero may late 40s. Late 40s. Meron na, meron.
So do you accept walk-ins? Yes, we accept walk-ins. Tapos pwede magpa-reserve din. Wala naman limit to the number of students kasi sobrang dami ng pool. Meron, so, pwede gamitin. Okay. Meron din ano, meron din bang ano yan? Parang sa software may free trial, ganun. Yung usually merong days na gano'n, nag-free ano kami classes sa mga very first timers talaga, yung wala pa experience sa pool. Pati kim lang kung magugustuhan nila. Oo, magugustuhan nila or hindi. So, pwede rin manood yung mga... Libre ka pala to. Oo, grabe. Magkano yan? Mga ano na yan? Compete natin. Doc, yung nga pala, nabanggit natin sa service values kasi wala pa nun. Pero mukhang... maraming market din doon. So, if ever, nag-iisip rin ako, baka, yun nga, one day, malay mo, pag nagkaroon ako ng talagang time and ano. Yan. So, baka yan ang ano, mas pwede niyong gawing fundraising. Ano? Pool class. Diba? Yes. One time or two time, ano? Pwede yun. Sustain. LBP, so, mag-iisang kanta si Top. Isang performance ni Top. By the time, alam mo. Malupit na si Top mo. Reality TV yung progress ni Top. Yan. Baka yung ano nun, yung music, yung pom pom pom. Epic noise. Shout out lang ulit muna tayo sa mga viewers. Of course, yung top fan natin, Rodel Cueno. Taga QC lang yan. And all the way from Canada, si yun, yung nabanggit natin kanina, Romel Vargas. Wow. At si Ria, nanonood siya kayo. Si Ria from New Zealand and si... Yes, natin last week. Friendly Doc, si Eric Glenn Alas. Oo. Hello. Ganda talaga ng doktor ako. Ayan, oo. Sino ba yung... Si Howard nandito. Sino ba yan? Sino yan? Howard Edwin. Sino yan? Sino yan? Hi, Howard. Class 97, si Mark Allen, si Von Villanueva. Ayan. Jason, Julian. Mga kagabi. Madami. Sarah Cueno. Si Mrs. Cueno. Mrs. Cueno. Mrs. Cueno. From Qatar, si Merica, nurse sa LBDA. Siyan, kapal nurse ko. Ayan, ayun, yung si Rommel, kabangbang na... Hello. Mr. Ni Jamie. Ayan. May mga questions sila. Questions. Ay, tama. May naka-phone in question si Rommel. Abangan lang natin. Ram, pwede mo lang iba to yung questions mo. Yun pala. So, may nakahanda pala. Mahilig ka ba sa... Si Rami lang, pag nagsirami lang nagtanong, kailangan mahilig ka sa Dots Entertainment. Oo. Tsaka mga 80s. Ano dati? Gusto ko Thursday group. Ay, patay. patay. Batcom ha, handa si Doc Thea sa mga Dots Entertainment Thursday questions group? Mo. Lemmy? Hi, Lem! Mga kasama namin din dito, mga nagka-calisthenics sila. Yeah. Nasa ibang bansa na siya ngayon eh. Si John Daman, si Mar Angeles. Mar, si Tito Mar. Tito Mar. Ibang Tito Mar. Yung delivery natin sa bukas ha. Manok. Yeah. So, salamat sa mga viewers. Share niyo lang din yung Aramis. Madami tayong ma-reach na. Doc, pagkatapos naman ng session, ano naman yung mga ginagawa mo after naman? Yan, magandang kasi ang iba, yung iba nagpapamasahe, stretching. Kumakain ako ng madami. Rice talaga, sobra. Hindi pwedeng hindi. Kasi talagang pagkatapos ng session, pagkatapos ng klase, sobrang draining. Grabe. Kailangan mag-replenish. Yung mga muscles mo. Ang carbo loading mo ay after na, hindi before. Minsan ginagawa ko rin before. Kumakain ako before. Pero kasi, tama lang. Mas mahirap yata pag before. Kasi mabigat yung tempo. Especially pag spinning naman din. Kasi may mga spinning glass kami. Hindi, yung mga hiluhin. Tsaka yung nakabaliktad, hindi pwedeng, hindi pwedeng kumain. Baka pagkalo mo siya, Meron mga times muna na nasukan na talaga ako. Kung mag-spinning ka, nakakatulong bang uminom ka ng Bonamine? Yes, yung mga classmates ko, nagaganon. Pero ako, I don't na. Hi, Mavic. Bonamine. Oo. Mga classmates ko nagganon. Pero ako, nasanay na rin ako nasanay sa spinning. Na. Oo. Tapos, syempre pahinga, and then, ayun, fight ulit for the next class. And then, after yung session, may cool-down exercises? Yeah, may mga cool-down exercises naman. Yun ang nakakatamad, no? Uwi-uwi ka na eh. Sa bahay ka kasi nag-exercise, yan ang nawawala. Yung mga cool-down, warm-up, nawawala. Tamad ka eh, wala ka kasama eh. Steady ka lang. Pag nasa gym ka, yun, may kasama ka. Siyempre, di mawawala yung picture-picture after. Yeah. Pinaka-importance. Kailangan i-document mo yung progress mo eh. Oo,
Kaya namin din ginagawa yun is para ma-document talaga. Meron ata tayong picture dyan ni Doc Thea nung nagsimula siya. Yung, yan, that one. Ayan, oh yan, my gosh. Yan. Pakita natin. Sorry, hindi na-crop, pero that was taken from your IG? IG yeah, page. Parang 3 months after ko yata mag... 3 months into pool, ever na. First time ako nakapag-split sa buong buhay ko. Ayan. Ayan, so after 3 months of doing pool, that ayan. Was way 2017. Medyo short hair pa si Doc Thea. Milestone yan sa buhay ko kasi never kong inakala at that age na kaya kakayanin. So pwede pa pala, ibig sabihin kahit yes. Diba kung... Yes, oo. So try natin. Kaya ko, kaya ko. Kaya. After 3 years kasi, Doc eh. After 3 minutes. Kaya nito. Doc, ano ko yung si Doc Thea na ganun? Tawag siya split na yan, Doc. Full split. Ah, wala lang yan. Para lang mabalas mo yung, yeah, para mabalas mo yung sarili mo, kaya ginanon mo yung arms. Oh, yeah. Just to, you know. So mamaya, mag-half split si Top. Split. O, pwede yun. Half split, kaya-kaya mo yun. Kahit one fourth, pwede pa. Parang ano lang yan, papel lang na. Benny Samiano, hi. Class 2003. Benny. Yeah. I think the most important thing kasi sa poll is, you know, may discipline ka and talagang, once you put your heart into it, ano talaga, make sure na gagawin mo talaga yan. Mahirap talaga siya pag una. Kasi ilang, ano na rin eh, ilang pasaan na rin ang inabot ko dyan, iyak, at saka mga sakit ng katawan. Mura, pero, mahal. Na, nasisigawan ka rin ng teacher mo. Kasama lahat yun. Strict pala si... Yes, siya ba yung teacher mo nung simula pa lang? Yes, ever since nung nagsimula ako. Kaya, so grateful ako sa kanya kasi... ano talaga, siya yung nag-push talaga sa akin na gawin yon. At my age, hindi ko na rin inakala na kakayanin ko siya. So, ayan, ano yung image na yan. So, yeah. Nabanggit kasi ni Do kanina na after ng ano, nagpipictorial, pictures. Yes. Yan, ayan, anong meron dyan? Ayan, ito yung, kaya hindi ako nakatin ng homecoming. Dahil ginawa namin itong photoshoot. Anong month yan? December. Nag-photoshoot kasi kami for the calendar. Ay, yeah. Unfortunately, hindi ko nadali yung calendars ko. Hopefully, magkaroon ng copy yung mga TV. Yeah, for 2020. Anong group? Sa amin to. Pero, individually, meron kaming calendars. Ito yung ano mo, yung school, ay yung gym mo. Yes, sa MSC. Maganda yun pag yan yung calendar natin tapos naka... note yung mga ano natin, yung mga schedule. So, binigyan ako ng idea ninyo kanina, di ba, na pwede ko siyang ibenta, tapos lahat ng proceeds niyan, pwede kong i-donate sa, ano, mga taal victims. Yeah. Yeah. Hindi ba naman huli ang lahat dyan, ano pa lang eh, 19 pa lang. Anong month ka ba, Doc? Sa kalendaryo? Buong month, January to December. Kanya-kanya ka. Ano ako, hindi ka calendar. Kaya tinatanong nga kung anong month to. Ito, itong month, ano yata to? January. January. Ay, talaga. Akala ko, every month may featured... isang poll mate lang. Poll mate. Meron din kami noon na lahat kami included every month, iba-iba ang yun. Tao. Pero meron kaming individual calendars na kami lang, bawat isa lahat from January to December. Magandang fundraising nga yan. So, yung mga watchers natin. Hindi naman matatapos yan... Pag tumigil yung taal, yung mga na-displaced na mga tao, talagang displaced pa rin. Medyo kasi yes. May mga lugar na hindi na pwedeng balikan, so... Tsaka yung mga kabuhayan kasi nila affected. Oh, bago so makalik ko. Tuloy-tuloy talaga yan. Yeah, so kung gusto nyo murder, PM lang kayo yeah. Guys sa ayan. Page nila or sa akin. Yeah. Kung hindi ko kayo friend sa Facebook. So 2020 calendar yun, ha? Yes, 2020 calendar yun. Pagkano? Every year meron yun. 400 pesos lang. Oh, 400. 400 pesos. Para sa halagang 400, makakatulong na kayo. Yes, daw yung dumating. Oo. Fine. May fine. Tito na rin yan. Tito. So, meron pa natin, ha? Sige. Si Christian Palis. From California, USA, is watching. Oh, right. Si Christian, galing Makiling School. Makiling School. Batchmate natin. Tama to. So, yung mga gusto pang magpabate, mayroon pang number na gagawin si Doc with her teacher Kim. Yeah, with teacher Kim. Ano ba yung gagawin mo? Magdo-doubles kami. Konting performance. Grabe, tinatapakan ka, Doc eh. Oo, kasama yun. Pwede pa lang mangyari yun. No? Yes. Okay lang, tapakan yung katawan, wag lang yung, ano mo, buthi. May gugod? Gugod? Oo.
Kapag ganyan, broken hearted ka lang. Okay. Kagabi lang ay na. Speaking of Feb, ano daw plana mo sa Feb? Oo. Andiyan ba si boyfriend? Wala. Uwi ba siya or ikaw ang pupunta doon? Wala. Feb fair lang, baga yan. Oo, Feb fair. Alam mo, tagal ko na hindi nakakapunta sa Feb fair. Sa Feb fair. Tarawis fair in Feb fair. Invite ka namin sa Kalesa, sa Chubby Hubby. Sa Feb fair, may standard. Okay, hindi ka namin ng carbs. Nang? Ng carbs. Oh, yeah. Yeah. Kailangan mo yung carbs. Walang problema. Garlic rice, yung mga bahaw. Bahaw, yun, bahaw. Sigang. Malapit na nga pala Feb Fair. So, doon. Yes, abangan natin lahat doon. May mga pakulo kami noon, kaya watch out. Before mag-Feb 14, i-feature namin yung mga pwede, mga dating, mga restaurant na pwede kang mag-date. Yeah. At for the... nako, napakadami yan sa Marikina. Ayan, pwede rin tayo mag-ano dyan. Napakadami dito sa Marikina. Pa-plug ko na. Ayan, sige. Dami. Fino Deli, yan, sa mga napaka-sikat ditong, budget meals lang pero maganda. Yeah. Siyempre, isa na yung Kalesa, yung Chubby Hubby. Ayan. Sa Los Baños, yeah. Dapat matry ko rin yan. Di pa kasi ako nakapunta. Ayan, oo. Sa Kalesa. Kalesa. Yes. Mag-open sila sa Feb. Siyempre, Ayan. Mag-open kami sa Feb. Ayan. Watch out. So, magre-ready na ba ang, pag-ready na sa akin, last performance? Oo, medyo mahirap itong gagawin nila. Kasi, pwede pa lang dalawa. Nobles nga. Walang kukurap. Yung mga nanonood ngayon, mag-water break na rin kayo or kasi in a few minutes. Ito na. Mamaya, pag sinalis natin, baka mamaya tatlo pa sila doon. Aba! Ayan, yan. Sumama pa si to. Mahirap. Tagasalo pala. Mahirap. Ayan, sige, excuse na muna natin si Doktor. Okay, yan, mag-ready sila. Para sa isang daring na performance. Oh, tapat na, ito ka. Inaano ko lang yung magiging performance. Do not try this at home for the kids. No, tama. First timers. This entails lots of practice yan. Practice, training, and... may mga nanonood na mga kids nga naman. So, kailangan meron kayong guidance. Professional guidance. Ika nga report, yung muscle control nito, iba. Oo. Okay, to? Alam mo naman, ako, I would like to think na lahat ng sports talagang requires discipline. Oo naman. Diba? So, pero ito yung maganda na parang, una, kung gusto mong maiba, gusto mo ng grace, kasi meron naman talaga mga physical fitness guys na wala talagang grace. Ito, baka malagyan ka pa ng grace eh. Diba? So, tingnan natin, makikita natin si... Ito po ang picture. Nag-run through lang sila muna. Para ma-try ang ano. Okay. Okay, hindi pa daw. So, yun, tantro pa lang yan. Pasensya na, na-mesmerize kami eh. Dun sa mga nanonood ng live na medyo choppy yung signal ng internet, just follow us on YouTube. Ayan, ilalabas namin itong... video ulit sa YouTube. YouTube under the same name? Kwarental yes, guidance. Search nyo lang, Kwarental Guidance. Like, subscribe, and follow. Click the bell icon, ika nga, dun sa subscribe button para ma-notify kayo kung may bagong video. So, yan, ready na daw sila, Doc? Okay, so... Alright, ito na, si... we'll give it to our, to our guests, of course. Doc Thea and... Dr. Thea Pabuayon, with her coach, Teacher Kim, there. Teacher Kim. Ayan. So they'll be showing the power of the bubbles. Ayan. Akala natin, hindi pwede yung pang-isahan lang to, yung pala, pwedeng dalawa. Wow. Oo. So, kita niyo naman yung grace nun, mga kapatid, di ba? So, yan yung sinasabi namin kanina. Yung pole niya, yung top pole, hindi siya nakakabit sa ceiling. Oo. Pwede pala siya. Ayan, tandem. Biruin mo yun. Pwede pala yung ganyan. Ayan.
natahimik kayo. napapanood. Ang hirap pa rin isipin. Pwede pala. Solo lang. Solo. Ayan o. So, pag doubles, may mga, ayan. Iba ko parang strength. Kung titignan mo, parang ang dali lang eh, no? Oo. Pero hindi. Mahirap yan. Kids, huwag natin gagayain sa bahay. Paano sila umiikot, Brad? Paano nila napapaibig yung sarili nila? Parang momentum lang ba yun? May kasama momentum. Hindi naman yan purely muscle control. May momentum. Galing eh, no? You see the the degree of difficulty eh, talagang... See? Ayan, no? Synchronized pa, oh. Umiikot eh, di ba? Ang galing eh. So... Joy Season, hello, Angel Cruz, Ma'am Lea, T-Boss, Ma'am Multifero, okay, kamusta po? Magandang hapon po sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan, Thea Pabuayon-Ordillano with Teacher Kim, doing a dual number here for a pole dancing episode. So guys, yung mga interested na mag pole fitness, contact nyo lang kami or directly si Doc. Ililink namin kayo sa kanila kung hindi nyo sila makontak. Pwede namin kayong i-hook up. Again, we are here at the Marikina Sports Center. So, yung classes nila dito nang ginagawa. Mr. Lance Ledesma! Bro! Good afternoon! Oy Lance, yung kahoy. Dali mo na dito. Baka ano, para maiuwi ko na. Yes! Pagpa natin! Wow! So at this point, para panoorin. Galing. Napakalilita rin. Yes. Ayan. Hinga. Hinga muna. Hinga muna. Hello. Pwede palang mangyari yun. Sabay. Oo. Ipa-join na natin si Teacher yes. Kim. Teacher Kim. Tawagin natin si Teacher Kim. Ayan, si Teacher Kim palapakan din natin. Kasama ni Leo. Kaya... Hello po. Hi. Ayan. Pakilala natin si Teacher Kim. Ayan, Teacher Kim. Hello. Ayan. Yes. Ilang taon ka na si Teacher Kim, if you don't mind? 42. Oh, wala. Parang yeah, wala ito eh. 20 loko. Parang 22. Pagkain pala yun. Ilan taon ka naman, teacher, na into pole fitness? Mga 8 years ago. 8 years ago. So, pro na talaga. Saan kayo nag-start mag, sino yung kumaga, kung ikaw nga na ngayon yung teacher, sino naman yung nagturo sa'yo? Ang una kong teacher is si Shara Soto. Ooh, yes. Astig, kasamahan ko siya sa isang dance studio. Yan, siya yung aking first teacher. Wow, galing. Hi, Teacher Shara! Yeah, at saka pala isang sa mga teachers ko, si Teacher Johnny. Sustantivo, Villanueva. Lalaki. Oh, wow. Johnny Villanueva. So, active pa rin ba siya? Oo. Yes, super. Sumali siya sa Pilipinas Got Talent. Yes. Few years ago. Yeah, ikaw ba, ma'am, sumali ka na rin sa mga competitions? Anong competition? Sa pool? Yung mga ganyan. Hindi. Iba ang sila. Oo. Iba yung beauty sa kanila contest, tayo. Fitness lang. Keme. Dance. Dance fitness. Kaya may ganyan. Yes, belly dancing kasi si Teach. Nagbe-belly dancing din. Belly dancing ko ano ginagawa. Silk, hoops. Apa sila na. Parang gusto mo. Turok na. Parang gusto mo matuto ni Top eh. Gaano naman? Kumusta ang estudyante naman si Doktora? Yeah. Ay, ito. Masaya. Okay. Tama siya talaga.
Hi pala sa mga MSC Paul Fitness students, mga bakla, nandito kami sa TV. Facebook na pala gay-life. Ito na siya. Okay. Pinayin po si teacher. Yes. Si Doc. Natawa si Doc. Ito ang kwento. Una mo siya nakik... Ito, ano yan? May nag-text. English. Yan. I would like to inquire regarding your pole dance class in Marikina School. When do you usually start? In English ako, nahirapan ako yung English eh. sinagot ko na Tagalog. Ganito, ganyan, ganito. Ayaw kong... Hindi niya narinig sa text eh. Text yun eh. Text nga eh. Di ba? Ayun. Tapos na pumunta siya, takot ako, kasi English eh. Natatakot ako pag English eh. Gusto ko Tagalog lang. English na English, Tagalog ko talaga. Oh, kaya nagkakaintindihan kami. Basta sa class, nagmumura kami, okay lang. Yun yung safe word nila. Safe word namin. P.I. Anong una, naalala mo ba, teacher, kung anong una mong pinagawa sa kanya? Ay, akit lang. Pinag-spinning mo ko, teacher. Yung unang ano ko. Pinigla mo kami. Nag-scroll kami doon sa conversation namin. Nakasampa ka naman ah. Kumakaway ka ba nga gano'n eh. Chapa lang talaga. Sabi ni Selena, hindi daw ikaw yun eh. Ibang-ibang channel eh. First class ko sa kanya, tapos sobrang pasa. As in, simula dito sa singit hanggang sa baba. Ganon talaga yung pasa. Ganon ba talaga? Hindi. Ano? Lahat talaga magkakapasa. Normal yan. Tawag namin dyan, pole kisses. Yan! Pole kisses. Pag meron ka dito, meron ka dyan, meron ka doon. Si Tok may pole kisses na may basag pa. Meron pang ano, doon ka nagnatira ng pole. Doon, o, doon. Humpty-dumpty. O, diba? Yan, estudyante na. Question. Mga estudyante namin sa MSC, sa ay mag-watch sila. Mm-hmm. Yan. May dito from the band, si John Gison. Hi! Kaaya-aya daw yung pole dancing, parang gusto naman kayo nabula. Yes. Diba? Hindi, sino tinatanong nila, ano daw tingin mo naman sa akin bilang student? Ay! Ano ang sabi ko dito? Ay, matalik si Doc, siya. Pastigan. Doc, nakaka-inspire siya. Madaling pumigil. Matipag siya, talagang 3 times a week, nakakatuwa. Kahit ayaw ko na, sige pa rin mag-class ako. Sige, pupunta sa bahay, magka-class ka. Mapilit pala, mapilit. Sige, mag-class ka. Addict. Oh, kahit sa bahay pumupunta, mag-pull daw kami. Oo. Pag may problema siya, pupull kami. Pag masaya siya, mag-pull kami. Ganun talaga. Wala naman. Ganun. So, talagang naging part na siya ng buhay, routine. Parang naging part na siya ng buhay. Tayo, inom pa rin eh. Walang problema, inom. Problema, inom. Walang problema, inom. Celebrate, inom pa rin. Kasi sa amin naman, ganun. Pero hindi namin napagsabay yung pola tsaka inom kasi malabo yun. Malabo. Magkakahulugan kayo niyan. Mahulog tayo doon. Nakasuka tayo doon. Sabi ni Angel Cruz, nakaka-proud po kayo, Doc. And teach Kim. Hi, thank you, Angel. And, hello, Ate Kaulis. Ilan ba mga students mo ngayon, teacher? So far, sa Marikina Sports, mga 15 ang mga solid students natin dyan. Pero meron pa rin mga newcomers na bumupunta once in a while. Pero yung mga solid core na, mga at least 15 students. Tapos meron din akong tinuturuan sa ibang studio sa Quezon City, yung Elite Aerial Arts. Meron din ako mga estudyante dito. At saka sa Slimmer's World. Pole din. Talagang kumakalat na rin, ano? Oo naman. Pero mga panahon nyo siguro, mga panahon nyo ni Miss Shara Soto, medyo konti pa lang. Ilan pa lang. Before ba nun, anong sport mo? Belly lang? Belly dancing? Sports ko, belly dancing. Ikaw talaga. Ang ano ko, belly dancing, tapos, yan, calisthenics din. Membro din ako ng Team Marikina Calisthenics, yung hi, mga Team Marikina! Kalis boys! Yeah. So, kung meron tayong watchers na taga QC, ganyan, or saan yung, ano yung isang gym na ano? Oh yeah, sa Slimmer's World, SM North. SM North, oh yeah, QC. So, yung mga gusto mag-enroll, paano ba sila? Just message me, tapos ililink ko kayo sa mga studio kung saan ako nagtuturo, kung saan meron malapit. Ayan. Yeah. Pwede rin yung message na lang yung page namin, tapos ililink namin yung page. Ayan, oo. Okay, so nasa na tayo, Tito Ford?
Oh, yeah, flag. Flag na okay, sa mga gustong mag-try, mag-pole dance, at saka meron din kaming hoops, meron din kaming silk, meron din kaming exotic dance, chair dance. Meron kaming sa hindi to chair dance, chair. Upo, bangko. Yeah. Chair. Sayo sa bangko. Yeah. Yes. So, pumunta po kayo dito sa Marikina Sports Center. Yan, ibigay ko kayo. At saka PM niyo ako. Masagot naman ko yun. Oo naman! Uy! Follow niyo ako sa Instagram. BellyRider_13 BellyRider_13 Yeah. BellyRider. So, yes. Yung ano, pagka mag-walking kayo dito sa Marikina Sports Center, ang classes nila ay Tuesday, Thursday, Saturday? Yes. Tuesday, Thursday, Saturday, 7:30 onwards. Yeah. So, drop by. Ano dapat yung, if ever mag-walk in sila, ano dapat yung attire nila? Anong... Oh, yeah. Ano re-require ko yan sa mga first-timer? Walang maglo-lotion. Tsaka, dapat naka-outfit ng pang-polo. Kaya cycling shirts, ganyan. So, yun lang. Tsaka, kailangan ng lakas ng loob. For kids ba, they have to come with their parents, yung mga oh naman below, mga high school below, mga bata naman, kasi hindi natin pwede sabay sa matandaan, dapat ibang kategory sila, ibang class, oh, kasi special yan eh, kailangan matinding spotting. So it's private class, pwede, pero pwedeng turuan mga bata, pwede. Mas maaga, mas mabuti, ganun ba? Parang gymnastics, kamagano kayo ng gymnastics, parang ganun. So Teacher Kim, thank you. Thank you. Pwede ba kaya sinare ko tong page na to sa Marikina News. Ayan, yan. Thank you very much. Salamat. Ano rin namin, paulit-ulitin din natin tong i-promote itong group. Yan. Follow niyo si Doc Thea. Pati yung calendars niyo. Yung calendars niyo, di ba? Yung calendars namin sa amin lang, hindi naman yung for sale. Yung tinanong kasi, for this, yung mga proceeds nun mapupunta sa Taal. Pwede naman. Kailangan yung mga ginagawa mo, love mo na talaga eh, di ba? Oh, hindi na biro pumasok sa physical activity. Yung balance nga ng buhay. Oh. Yeah, di ba? So, and it's never too late to try new things. Tandaan nyo yan. And you're never too old to try new things. Hindi to yan pag na-reach mo na yung certain age na ganito, hindi ka na pwede maggawa ng ganito, hindi ka na pwede mag-try. Try naman eh, hindi mo kailangan mag-succeed. Pwede mo lang i-try. Try lang naman. Ayan ha, narinig nyo ha. Sa mga certified Kwarental titas na, kita nyo naman, parang hindi tita. Diba? Yan, biceps. Yan! Napapahiya naman kami. Hindi mo lang sinubukan itas yung sa akin. Tsaka nga pala, by the way, kasi talagang ako rin, meron ako sariling opinion regarding this show. Kasi pag 40s ka na, dapat maging mas curious ka sa health mo. Yeah. Sa physical mo. Kasi yung iba, actually sa mga ibang kabatch ko rin, ako rin nalulungkot kasi yung iba meron na sakit, yung hindi, sabihin na natin hindi physically active or let's say busy sila, dapat magkaroon kayo ng time sa inyong sarili dahil lang tangin yung katawan, sarili nyong responsibilidad. So, kung ano yung ginagawa ninyo, dadalhin nyo yan sa pagtanda. So, kaya dapat kung may ginagawa kang physical activities ngayon, pinagyayaman mo, lalo humahaba ang buhay mo. May kasabihan nga tayo eh, life begins. At 40. Point. At 40. So, dapat gawin naman na yung mga... Kasi sa buhay, dito. Pero may konting katotohanan niya kasi doon na naglalabasan yung mga physical... Totoo naman. The more kailangan mong pumasok. Kaya, kailangan na si Bia. Kasi tayo mag-control kay Dr. Emena. Pero yung ikukonsulta mo, hindi si Doc makakasagot ng tasko yan eh. Wala tayo. Pag-usapan niya. Mahirap yan. Psychiatrist yan, Brad. Baka sa episode 2 yan. So maraming salamat sa guests natin. Abangan nila yung susunod. Oh, alam namin, busy ka. Doc, baka mayroon ka pang gustong sabihin bago tayo magtapos.
Maraming salamat sa iyo. Kung meron kayong mga medical concerns, I have my clinic at St. Anthony Medical Center here in Marikina every Tuesdays and Thursdays and Saturdays. And then also in Metro Antipolo Hospital, Monday, Wednesdays, Fridays. And then in SDS Medical Center and also in Garcia General Hospital. Busy. Parang yun. And may love life to, ha? Alam mo, yun na siguro yung advantage pag LDR kayo eh. Malayo kasi, so... Nakakapakas-pakas pa rin yung ano ko. Yung kailangan kong gawin sa buhay ko. Video call na lang, no? Yeah, video call. Video call. Dinaway natin yan na video call. Medyo na... Probinsya ano kasi. Probinsya nung sayo ka. Video call, video. Ay, napawa naman si Ben. Video call. Video call. Okay, so... Si napag-i-chat si Do kanina na for class 95. Ayun, yun pala. Yes. Kami yung magiging host for this year's homecoming sa rural. So please support us sa mga block screening namin. We will be hosting yung Wonder Woman na movie this year. Mm-hmm. Hindi pa alam kung kailan. And then we have this merchandise sa Nasi House, second floor sa Vega Center. We sell yung mga car stickers, umbrellas, etc. Mm-hmm. So kung gusto nyo ng mga merchandise, UPRH's merchandise, doon na lang kayo pumunta. Check it out. And also, yun nga, please support our batch this year. Sana lahat kayo pumunta. May follow sila na page. UPRH is batch 95. Okay. Yun. Mga alumni. Nice. Parang yun yung hashtag niya. Yeah, Ruralite ako. Hashtag Ruralite ako. Hashtag. Yes. So maraming salamat, teacher. Thank you. Kim. Thank you for having us. Okay, yeah. Thank you. Next time, makikita nga ulit tayo. Baka mamaya. So sa lahat ng mga interesado, na gusto silang kontakin, nabanggit na, ano pa rin natin sa postings natin yung kanilang mga Facebook page, yes, etc. Instagram, etc. So that's it siguro. Thank you guys for tuning in. Yes, kapag natin sila. Abangan nila yung susunod na episode natin. Ano ba mangyayari sa susunod nating episode? Panawarin nga natin saglit. Check it out. Ayon. Next episode natin ay motorcycle episode. Diba? Masaya yan. Guest natin si JT of Motor. So next week na yan. Next week? Oh. Live tayo saan? ISIS Bar. Wala sa ISIS Bar kami. Sa Monday, January 27. Anong oras? Mga 8-ish, ganyan. 8-ish? Just follow the page. Yan. Anyway, tapos naman namin yun sa page. So, iakit namin yung mga motor namin doon. Hindi, joke lang. May mga motor na doon. So, tawagin ko lang si Tito Chris natin sa ating parting shot dito. Sama yes. Ka na. Thank you. Sa ating technical crew. Yan. So, parting shot na natin. Okay. So, again, this is Kwarental Guidance. Support us on Facebook and YouTube. At sabay-sabay tayo. Patatnubay at gabay ng Tito ay kailangan. Until next time. Thank you. Thank you.